Ilayo sana sa mabibigat na problema at kalungkutan ang hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito. Yun lang po at maraming salamat. Magsimula na tayo. Sir Casper, ako po si Jane. Matandang dalaga na rin. At sa edad na 40, ganap na akong manggagamot dito sa lugar namin. Panganay ako sa 3 magkakapatid at ang nanay ko ay isa ring manggagamot. At matanda na ito, kaya ako ang pumalit sa kanyang pwesto. Nililibot namin ang buong Calabarzon para gumamot ng mga taong walang pambayad sa doktor. Ang kalamitang sakit nila, pinaglalaruan ng mga elemento at mga sakit na kagagawan ng mga maligno at lamang lupa. Angkan kami ng antingero at antingira dito sa probinsya namin. At buong angkan kaming werdo, ika nga nila. At wala akong pakialam sa sinasabi nila. Aminado akong tumatanggap ako ng bayad at ipokreta naman ako kung hindi. Namamasahe kami ng 100 piso at alangan namang hindi kami kukuha kahit pamasahe man lang. Hindi naman namin ito ganap na kinukuna ng pangkabuhayan. Malawak naman ang aming lupain at may-ari kami ng malawak na palayan. Kaya hindi kami hirap sa buhay. Pero namulat ako na ito ang alam ng aming pamilya at kailangan gawin ang aming misyon. Hindi kasi kami kulto na kagaya ng mga manggagamot sa syudad. Partner ko ang pinsan kong lalaki na magaling namang magpalayas ng mga elemento sa paligid. Kami ang laging pinapadala ng aming mga tiyahin oras na tumawag ang parokyano namin. Ako naman ay isang medium. Kaya kong maglakbay sa kabilang mundo ng mga elemento. At kaya ko ring alisin ang sumapi sa isang tao pag kinakailangan, lalo na't nananakit na ito. Pero sa kabila nito, sabi nila, pamilya kami ng mga baliw at ang iba naman, kampon daw kami ng demonyo. Sa ganong mga pananalita ay sanay na kami. Ang mga hindi nakakakilala sa pamilya namin, lahat ay natatakot at gusto kaming layuan. Pero wala naman silang magawa pag kailangan na nila ng tulong ko. Lalapit din sila sa amin at magmamakaawang gamutin. Marahil nga sa syudad hindi kami pinapaniwalaan. Pero tandaan ninyo, namamatay ang karamihan sa sakit na mahiwaga ang mga tao sa syudad. Dahil na rin samangmang sila at hindi naniniwala sa kakayahan namin. Hindi lang sa mga probinsya naninirahan ang mga elemento. Meron ding nasa syudad at namumuhay kagaya ng mga normal na tao. At pag nagalit sila sa mga mortal, binibigyan nila ito ng sakit na walang lunas. Kahit pa marami kang salapi, hindi kayang gamutin ng syensya ang malalang sakit na ibinibigay ng masasamang elemento. At kami lang ang makakatulong sa kanila. Pero pinagtatawanan lamang nila. Baliw na kung baliw. Yan ang lagi nilang ibinabatong salita sa aming angkan. Pero sa aming lugar, iginagalang kami. At walang malalang karamdaman ang mga tao dito. Namamatay sila sa katandaan, hindi sa malubhang sakit. Nagagawa naming hatiin ang aming lugar para sa tao at mga elemento dahil kaya naming makipag-usap sa kanila at mga kaibigan namin sila. At kapag nalaman ng kabilang barangay ang mga orasyon namin para sa mga lamang lupa, tinatawanan nila kami at kinukutya. Kaya mas mabuti na nasa malayong lugar kami manggamot. Sa lugar na hindi kami kilala. At sa lugar na madaming kababalaghan, at doon ako nakakaramdam ng kakaibang laban.
Isang lugar nga ang aming narating. Sakop ito ng bayan ng Batangas. At ang kalaban namin ay kapre. Ang sabi ng pamilya, lagi daw pinaparusahan ang lalaki. Dahil sa away sa punong pinutol nila sa tabi ng bahay. Maraming nagsasabi sa amin na marami ng manggagamot ang hindi nakakabalik ng buhay sa lugar na yon. Matindi daw ang pamilya ng naturang kapre. Dahil malakas daw ang talisman nito. May natatawa naman na ilang kapitbahay, ang mag-anak daw ay lahing baliw. At kami daw ay ganon din. Kaya tinatawanan kami nang dumating kami sa lugar. Nako, isa rin namang mga may sayad ang mga yan. Mga manggagamot na pera-pera lang. Bulungan na mga meron habang kami ay papasok sa bakuran ng pamilya. Natanaw ko pa ang punong pinutol at matandang puno na nga ito. Maya-maya, umaling ngasaw na nga ang mabahong amoy. Tanda iyon na may naninirahan nga sa lugar na kung tawagin ng mga tao ay kapre at marami ding lamang lupa. Pero mas marami akong nararamdaman ng mga pamilya ng kapre. Nakapamilya ng mga maligno. Sila ay namamahay sa mga lumang puno. Yung taon na ang tagal sa lupa. At sila ay kayang tumagal ng libong taon sa loob ng malalaking puno. Hindi ko kayang ipaliwanag, pero kaya nilang palakihin ang kanilang tahanan sa loob ng puno. At kakayanin nilang magsama-samang buong pamilya sa loob, kahit pa ilang dekada. Sinalubong kami ng isang matandang babae. Ina daw ito ng may sakit. Ang anak daw niyang lalaki ay 20 anyos pa lamang at tumulong lang sa pagputol ng puno. Kinagabihan nga daw ay nilagnat daw at namula ang mga mata. Ayaw nang imulat ang kanyang mga mata. Ayaw din daw sa maliwanag na lugar. At pilit daw na nagsisiksik sa likuran ng kanilang kabinet. Napakabaho na ng loob ng kwarto ng binata. Naghahalong ihi at dumi ng tao at amoy na napakasangsang na parang amoy anghit. At doon pa lang, alam ko na kung sino ang nagpapahirap sa binata. Alam na ng pinsan ko ang gagawin. Uupo ako sa gitna ng sala at nakabantay siya sa mga kilos ko. Papasukin ko ang bahay o mundo ng mga kapre at aalamin ang nangyari. Hindi lang sa side ng tao ang inuunawa ko. Gayon din ang side ng mga elemento. Hindi porke tao ako, ay mali na ang mga elemento. Hindi kami ganon. Hindi kami kagaya ng ibang tao na pera-pera lang. At basta ang mali ay ang mga elemento. At masama na agad sila. Kaya muli, ginamit ko ang aking orasyon at dasal para sa kaligtasan ko. Ang aking libreto ay ilalabas ko sa dibdib ko at tatawag ako ng gabay. At ang mga talisman kong may kanya-kanya ang kakayahan. Matapos ang lahat ng aking paghahanda, dumilim na ang paligid. At wala na ako sa loob ng bahay ng matandang babae. Ang baho pa rin ang paligid at kakaiba ang hangin. Pagmulat ko ng mga mata, nakita ko ang matandang tila babae. Mahaba ang buhok at walang saplot at kakaiba ang kanyang amoy. May isang lalaki na umiiyak sa tabi nito at pulang-pula ang mga mata na napakalaki ng katawan. At ang pinakadamit nila ay mahahabang itim na buhok. Sa pamamagitan ng aking tagabulag, naamoy nila ako pero hindi ako nakikita. Pamamaraan ko iyon upang hindi nila ako masaktan. Nakaramdam na nga ang lalaki at alam kong galing siya sa pamilya ng lahing kapre. At maya-maya lang, nagbuga ito ng mabahong amoy. Isa itong depensa nila para matakot ang kalaban. Subalit sanay na ako sa kanilang amoy. Kaya naman nakakaya kong tumagal sa pwesto ko. Kakaiba ang kanilang salita
at kailangang maunawaan ko ito. Kaya naman nilang magsalita ng dialekto ng tao. Pero sinasadya nito na hindi gamitin ang salita ng mga mortal. At sa aking pagkakaunawa, lintik lang daw ang ulang dante sa ginawa sa kanyang ina. At muli akong napatitig sa kanyang ina. Matanda na pala ito at parang bali ang kanang binti nito. Kakaiba man ang anyo nila kasi kahit may paa at kamay, mahahaba ito at ang kanilang leeg ay mahaba. Maging ang korte ng mga mukha ay mas malaki sa sukat ng mukha ng normal na tao. Napasinghot ang kapreng lalaki at parang may inaamoy sa paligid. Nagsimula na itong magmura gamit ang salita nila at alam kong galit na ito. Kaya naman agad akong nagsalita. Kaibigan, hindi ako kaaway. Isa akong babaylan o albularya kung tawagin ng mga mortal. Ako'y naparito, hindi para makipag-away sa inyo. Gusto ko lang malaman ang dahilan kung bakit sinasaktan ninyo ang binata na anak ng matanda. Dahil ba sa puno o may iba pang dahilan? Tanong ko. Dah, isa na namang mangmang na manggagamot. Nakailan na silang padala. Lahat naman mga walang silbi. Ikaw ba ay bulag? Kita mo naman ang nangyari sa aking ina. Hindi man lang sila nagpaalam noong araw na puputulin nila ang puno. Hindi naman namin ipagdadamot iyon. Pero sana nagpaalam sila sa amin. Hindi kami nakapag-orasyon upang maging sagrado ang aming pag-alis. At sana nakalipat mo na kami. Muntik nang ikamatay ng ina ko ang ginawa nila. At ang lalaking yan ang pumutol ng sanga kung saan nandun ang aking ina at natutulog. Ngayon, sinong masama at mali sa amin? Saad ng kapre. Alam ko na ang kanyang hinaing. Hindi pa man ito natatapos sa pagsasalita. At bilang manggagamot at may kakayahan siyang makausap, pinanatag ko ang kanyang kalooban. Kaibigan, muli hindi ako kalaban. Ang tanong mo ay babalik ko sa iyo. Palagay mo ba kung nakikita kanila gagawin nila sa iyo yon? Mulit-mulit kong pakiusap sa inyong lahat. Kayo ang nakakakita sa kanila. At mas advance ang kakayahan. Bakit hindi kayo ang umunawa? Bakit kailangang laging tao ang nasasawi? Ano ang laban ninyo sa kanila? Gagaling ba ang ina mo kung sakaling mapatay mo siya? Wika ko at nakikinig naman sa akin ang elemento. Ang alam ng tao basta puno lang ang kanilang tinitibag para makapamuhay sila ng masaya sa lugar na ito o anuman ang kinakailangan nila. Anong mapapala mo kung mapatay mo ang binata? Tapos, lalabanan kita. Masasaktan ka at hindi naman ako papayag na patayin mo ang binata. Ngayon, anong mapapala nating dalawa kaibigan? Kaya pakiusap, kaya namang gamutin ang mga babaylan ang ina mo. Alam ko yan dahil hindi ako ordinaryong manggagamot lamang kaibigan. Kita mo, hindi mo ako makita. Pero kita ko kayong mag-ina. Wika ko pa. Napamulagat ang kapre at nagtaka nga dahil sa tagal na naming magkausap, hindi niya ako nakita. Tama ka. Mataas ang talisman mo. At matibay ang orasyon mo, babae. Sino ka? Kakaiba ka sa ibang sumubok at lahat sila'y binigyan ko ng sakit. Pero asan ka? Magpakita ka kung talagang matapang ka. At ano ako? Tanga? Bakit naman ako magpapakita sa aking kalaban? Gayong kaya naman kitang saktan ng hindi mo alam. Agad naglaho ang mag-ina at lumipat ng lugar. Alam kong alam niya na may kakayahan akong labanan siya. Kaya naman agad akong kumilos. Kumuha ako ng dahon sa punong tinitirhan nila. At bumalik na ako sa katawan ko. Pagod at uhaw na uhaw ako.
Matapos akong makapagpahinga, agad akong kumuha ng posporo at kandila. Tsaka sinunog ang dahon na dala ko. At nang natunaw na ang kandila ay agad kong tinunaw muli sa kamay at paa ng binata. Sumigaw ito ng napakalakas. Lalong umalingasaw ang mabahong amoy sa kwarto ng binata. Doon narinig ko ang boses ng kapre at nagmamakaawa na tigilan ko na daw. Tama na babae. Walang mag-aalaga sa ina ko kung masasaktan mo ako. Tama na! Sigaw ng kapre. Madali akong kausap, kaibigan. Alisin mo ang sakit sa katawan ng binata at titigilan na rin kita. Katalam ko pag talagang inalis mo dahil mawawala ang amoy sa kwartong ito. At pag mabaho pa rin, ibig sabihin, niloloko mo lang ako. Maya-maya pa, nawala na nga ang amoy ng paligid at humingi ng tubig ang binata. Naimulat na rin niya ang kanyang mga mata at hindi na ito mabula. Maamo na ang kanyang mukha. Kahit payat na ito, mapula na ang kanyang balat at labi. Kaya alam kong binibitawan na ng kapre ang binata kasi hindi na ito namumutla. Pinalinis ko muna ang kwarto ng binata at nang malinis na ito, nilagyan ko ng pangontra sa apat na sulok ang kwarto para tuluyan ang hindi malalapitan ng kapre ang binata. Buong akala ko'y tapos na ang lahat at kita ko naman na umayos na ang kalagayan ng binata. Nagpahinga lang kami at handa na rin kaming umalis. Habang nag-uusap kami sa sala ng bahay ng matanda, naamoy ko na naman ang mabaho. Agad kong tinitigan ang mata ng binata at pagkakakoy bumalik ang kapres sa katawan nito. Pero hindi naman at ayos naman ang aura ng lalaki. Kaya niisip ko na nasa paligid lang ang kapre at walang balak na umalis. At parang may balak muli ito sa lalaki. Kaya pinayuhan ko na lang ang mag-anak na lilipat na lang sila ng bahay. Hindi na po safe dito sa bahay ninyo. Nakakaamoy pa rin po ako ng mabahong amoy. At nakita ko po kasi ang nangyari sa ina ng kapre. Nabalian po ito ng binti at kamay. Hindi po nila nagamit ang kanilang berdod para makaiwas sa inyong pagputol ng puno. Hindi man lang po kayo kasi nagpaalam bago putulin ito. Kaya may karapatan ng pamilya ng kapre na magalit sa inyo. Paliwanag ko sa matandang babae. Pwede naman. Sige. Aalis na kami sa lalong madaling panahon. May bahay pa naman kami sa kabilang barangay. At ang bahay na ito ay sa magulang ko at lumang-luma na rin naman. Sige, iha. Lilipat kami agad. Salamat sa tulong niyo, ha. Mag-iingat kayo. Saad ng batanda, nahalata kong natakot na rin sa bahay nila. Bago kami umalis sa bahay na iyon, bumulong ako at nagpaalam na rin sa kapre na nakausap ko. Pero parang sa akin ito nagalit. At narinig ko ang bulong nito. Hindi pa tayo tapos, babae. Sanay na sanay ako sa ganoong senaryo. At umalis na kami ng pinsan ko bago pa kami abutan ng gabi. Habang nasa daan, nagtataka ako dahil parang may sumusunod sa amin. Mainit ang hangin na dumadampi sa balat ko. At ang aking libreto, umiinit ng bahagya. Pinagana ko ang aking ikatlong bata at napatigil ako sa paglalakad. Maging ang pinsan ko'y nararamdaman din niya ito at naalerto kami kagad. Kita ko ang anino ng isang malaking nilalang na nasa kaliwang bahagi ng daan. Nagpalingalinga ako at baka may makakita sa amin. Baka isipin na nababaliw na naman kami. Ang ipinagtataka ko lang, wala akong maamoy na babaho. Kaya sino ang elemento na nasunod sa amin? Tinitigan ko ang pinsan ko at alam niya ang ibig kong ipahiwatig sa kanya. Sa ganung pangyayari, kailangan naming iligaw ang nilalang na iyon. Dahil madadala namin ito sa aming bahay at mahirap na mapaalis.
pagkamakaabala pa ito sa aming mga misyon. Naglabas ako ng isang bote ng langis na nasa bag ko. Isa itong panangga namin na templado pa ng aking ina at lola. Kinagamit namin ito pag nasa kagapitan na kami. Ayaw na mga elemento sa amoy nito. Mga ugat ng puno at halamang iniiwasan ng mga elemento sa kagubatan. At malaking tulong ito para layuan kami ng sumusunod sa amin. Ate Jane, pagkalagay natin ang langis sa balat natin, tatakbo tayo. At huwag tayong lilingon. Ang dami nila ate. Hindi nag-iisa ang anino. Alas tres na ng hapon kaya naman. Malakas na ang kanilang mahika. Bulong ng pinsan ko. Tumango na lamang ako at nakikita ko rin ang maraming elemento na gustong sumunod sa amin. Alam nila na may makukuha silang lakas sa mga talisman namin sa katawan, lalo na pag nadala namin sila sa aming bahay. At maaamoy nila ang mga talisman ng mga matatanda ng mga kamag-anak namin na may kargada pa rin sa katawan. Kailangan naming ingatan ang aming angkan. Kaya naman nang umamoy na ang langis, rinig ko ang kanilang pag-ungol na parabang nasusuka sila sa amoy ng langis. Kaya sinamantala na naming magpinsan at tumakbo kami ng mabilis hanggang mawala na sa paningin namin ang mga anino. Mga lamang lupa at itim na engkanto ang mga ito. At alam kong may iba pang nilalang na hindi sakop ito ng ikatlo kong mata. Nakauwi kami ng ligtas ng pinsan ko at kailangan naming magpalit ng damit bago pumasok sa loob ng bahay namin. Kaya lahat ng bahay ng angka namin ay may maliit na kubo sa labas ng bakuran namin para pagpalitan ng damit namin. Masasabi kong mahirap ang kalagayan namin. Ang buhay namin ay hindi normal. Yung tipong nakatulong na nga kami sa kapwa, kami pa ang baliw sa paningin ng iba. Kada kabilugan ng buwan, dapat pa naming pakainin ng orasyon ang aming mga talisman. At sa araw ng Biyernes at Martes, ginagawa din namin iyon. Dahil kung hindi namin sila mapapakain, ay hihina sila. Madadamay ang aming kalusugan. At ang masakla pa na mangyari, baka pasukan ito ng negatibong enerhiya. Alam yan ang mga manggagamot. At baka may manggagamot na nakikinig ngayon. Comment down below para malaman nila na totoo ang sinabi ko. Sabi ko nga sa mga taong mapanghusga, sila ang lumagay sa aming katayuan at kami ang magiging ordinaryong tao lamang. Ayaw man naming tanggapin ang ganitong klase ng buhay, pero paano mababalansi ang mundo? Kaya tuloy lang ang laban. Hanggat na ipapasa namin ang aming kaalaman sa mga bagong sibol sa aming pamilya. At hanggat may nangangailangan ng aming tulong, pupuntahan namin sila. Sabi nga ng mga kababata ko, na edad na daw ako at dapat na akong mag-asawa. Pero paano nga ba? May magkakagusto ba sa tulad kong werdo? At may sayad, ika nga ng mga kabinataan sa lugar namin. Pero dahil na rin siguro sa aking katauhan, hindi ko sukat akalain na may elemento pa lang kayang magmahal sa kagaya ko. Araw ng Biyernes noon at isang batang nangangailangan ng tulong namin. Nasa kabilang barangay lang naman namin ito at para sa akin ay kayang-kaya ko na. Malayong kamag-anak namin ito at alam kong safe naman ako kahit solo na akong magtutungo doon. Kaya maaga pa lang ay lumakad na ako at mataas daw ang lagnat ng bata. Nagsasalita ng hindi maunawaan ng kanyang amatina. Malayo pa lang ako sa bahay ng bata. Nakaramdam na ako ng may maliliit na lamang lupa na galit sa aking pagdating.
Kaya naman habang nasa daan pa lang ako ay nag-uorasyon na ako para sa aking kaligtasan. Subalit nagtataka ako, bakit parang may nagtataboy sa mga lamang lupa na sumasabay sa akin. Kaya naman hindi ko na ito binigyan pa ng pansin. Mabuti na lang at sinalubong ako ng ama ng bata at kaagad na kaming napapatakbong nagtungo sa bahay nila. Ate Jean, 4 na araw na po ang taas ng lagnat ng bunso ko. Ang pinagtataka ko lang, pagtulog ito nagsasalita ito ng mga salitang hindi namin maunawaan. Saad ng ama ng bata. Mabuti na lang at hindi ka agad dinala sa ospital at agad kong nahawakan ang ulo nito. Naramdaman ko na wala ang bata sa katawan nito. Madali lang ang misyong ito at nagustuhan lang naman ito ng kanyang mga kalarong lamang lupa. Ang lugar kasi ng bahay nila ay magubat at maraming kawayanan. At ang mga batang sabik sa kalaro, nakakabuo sila ng imaginary friend kung tawagin natin. Kaya sinasamantala naman ito ng mga elemento at dahil sabik din sila sa kalaro, pumapasok sila sa imahinasyon ng bata. Kung tutuusin ay hindi naman ito masama dahil parte na ito ng ating buhay bilang bata. Hindi lang naman tayong namumuhay sa mundong ito. May mga elemento na rin na pamilyado. Kaya payok ko sa may mga anak na 7 years old pababa. Bantay-bantayan nyo ang mga bata nyo na pag nagsasalita mag-isa, baka may totoong kausap na pala ito. Madalas po yung mangyayari sa mga ganong edad na bata. Balik tayo sa kwento. May bata, may matanda, may kalalakihan at may kababaihan din na namumuhay sa paligid natin. Nagkataon lang na ang batang ito ay nagusto ang kalaro ng isang bata din na kagaya niya. Kaya lang, ito ay lamang lupa. At isang hawak ko lang muli sa ulo ng bata at pilit kong pinasok ang isipan nito. Kitang-kita kong naglalaro lamang ito at hindi alintana na wala na siya sa kanyang bahay. Tinambakan ng batang lamang lupa ng mga masasarap na prutas ang bata at isang malinis na lawa ang kanilang pinaglalaruan. Kaya naman walang alam ang bata na wala na siya sa mundo natin. Tinawag ko ang kanyang pangalan at isang orasyon ang aking dinasal para sa kanyang kaliwanagan ng isipan. Ano po pangalan ng bata? Si Julius po. Sige, salamat. Julius? Otoy? Uwi na tayo kay inay at itay mo. Naiiyak na sila. Mahawa ka sa kanila. Wala ka na sa inyong bakuran. Napakalayo mo na. Saad ko. Pero nagagalit ang batang lamang lupa at hinanap niya ako. Hindi mo ko kayang makita, batang malikot. Asa na ang magulang mo? Kailangan ko silang makausap. Akin ang batang to, kalaro ko to. Bakit ka nangingialam? Sigaw ng batang lamang lupa sa akin. At nagulat na lang ako nang may isang anino ang sumapok sa bata. Umiyak ang bata at nagtatatakbo sa kawalan. Kaya agad kong nahawakan ng bata at nawala ng malay. Salamat kung sino ka man. Aasikasuhin ko muna ang bata. Uwi ka ko sa anino. Pagkatapos nito ay bumalik na ako sa katawan ko at naabutan kong umiiyak na ang bata at nawala na ang lagnat nito. Palaisipan pa rin sa akin kung sino ang tumulong sa akin at kung sino ang anino na iyon. Pero hindi na ito mahalaga. At talaga namang nagkakataon na minsan may mga tumutulong sa kagaya kong mga manggagamot na elemento rin. Ate Jane, mabuti na lang at hindi ko dinala sa doktor. Tama ang nanay ko, tawagan mo na kita. Saad ng ina ng bata. Muli, nilinis ko ang katawan ng bata at kailangang magawan ko ito ng isang malinis na pamamaraan para hindi na ito muling malapitan pa ng batang lamang lupa. Kaya naman ang dati kong ginagawa ay muli kong uulitin sa bata
Sinusunog ko ang damit nito at hinihilot ko ang kanyang buong katawan. Binubulungan ko ang kanyang tenga ng isang orasyon upang malimutan nito ang nangyayaring kababalaghan na kagagawa ng batang lamang lupa. Hindi na niya maalala pa ang kanyang kalaro at maiilang nang lumapit sa kanya ang batang lamang lupa. Magkakaroon na ng katahimikan ng bata hanggang sa lumaki na ito. Habang papauwi ako, laman ng isipan ko ang anino. Alam kong mula ito nang mangyari na mailigtas ko ang lalaki sa kamay ng kabre. Iniisip ko rin na hindi kaya ang anino ay ang kabre. Pero bakit walang mabahong amoy? Pero sa isang banda, inisip ko na lang na baka may elemento na tumutulong sa akin at hindi naman masama iyon. Basta't wag lang ba niya akong guguluhin at hihingan niya ako ng kapalit. Naikwento ko ito sa aking mga magulang at mga kamag-anak. Sinasabi nilang wala namang masama dahil sila ay nakikinood lang at may mga kaibigang elemento rin na mababait naman. At hanggang ngayon daw, ang iba ay tumutulong pa rin sa kanila, sa kanilang panggagamot. Kaya naman hindi ito naging mabigat na palaisipan sa akin. Ang iniisip ko na lang mula noon, meron na akong kaibigang mahiwaga at tinutulungan niya ako sa aking mga misyon. Marami pa akong misyon na ginawa at laging nandoon ang anino. Kahit sa aming paglalakad na magpinsan ay sumusunod ito at hinahayaan na lang namin dahil ang aming katwiran ay hindi naman niya kami sinasaktan. Minsan ko na rin sinusubukang kausapin ito, subalit ayaw niyang magsalita. Alos tumagal ng taon ang kanyang pagsunod sa akin at kahit minsan, hindi niya ako pinabayaan. Kahit sa aking mga ginagawa na personal sa aking buhay, naglalaba ako sa ilog. At sa oras ng paghapa sa palay, na ginagawa ko ito upang matulungan ang aking ama, ramdam kong andun pa rin siya sa aking tabi. At ibinubulong ko na lang ito sa kanya na salamat at binabantayan niya ako. Marami rin kasi akong misyon na kalimitan ay nagagalit sa akin ang aking mga nakakalaban, lalo na ang mga duwende at mga lamang lupang maitim ang kulay. Ayaw nila sa kagaya ko at pinipilit din nila akong saktan at pilit nila akong binibigyan ng matinding sakit. Mabuti na lang at may mga tumutulong nga sa akin. Una na ang aking mga talismang nakabaon sa aking katawan. At ang ikalawa nga ay ang mahiwagang anino na laging sumusunod sa akin. Natapos ang aming paggapas ng palay at naibenta na namin ito muli. Yun ang aming kinukuha ng aming pangkabuhayan. May pera na muli ang pamilya ko at ang aking buong angkan. Diretso muli ang aming buhay. Ganun lang ang takbo ng aming pamumuhay. At wala namang espesyal. Basta ang tingin lang ng iba, hindi ako ordinaryong babae at may saya daw ako sa utak. Hanggang sa umedad na ako at halos magsesekwenta anyos na ako. Isang gabi habang kabilugan ng buwan, nag-uurasyon akong pangpakain ng aking mga talismang nakabaon sa katawan. At ramdam ko na ang anino ay nasa aking tabi. Hindi niya ako pinapakialaman. Parang alam niya ang ginagawa ko. At alam niya na bawal akong maabala. So, nang matapos akong magpakain at maorasyonan ko na, naisipan ko na kausapin siya at nagbabakasakali na sagutin na niya ang mga tanong ko. Matapos akong magpakain at magorasyon sa ginawa kong liberito ko, at humiling ako na bigyan ako ng malinaw na paningin upang makita ko ang anino. Ginawa ko ang lahat ng aking kakayanan upang gumana ang aking ikatlong mata. At nang makita ko na ang mahiwagang anino na ilang taon nang tumutulong sa akin, nagulat ako sa aking nahagip ng aking paningin. Ikaw? Ikaw palang matagal nang tumutulong sa akin? Hindi ba ikaw yung lalaking kapre na may sakit ang ina?
kagagawa ng binatang ginamot ko. Kumusta ka na kaibigan? Bakit mo ako tinutulungan? Napakatagal mo na akong sinusundan. Sana huwag ka namang mahiya sa akin. Kausapin mo naman ako. Alam mo naman na iisa ang mundo nating ginagalawan at tayo lang ang nagkakaunawaan. Pwede ka bang maging kaibigan? Tanong ko sa kapre. Napakalakas talaga ng iyong kargada sa katawan. Nakita mo na pala ako at alam mo na kung sino ako. Kaibigan, ako si Raig, isang kapre. At mataas ang uri ko kumpara sa mga kapre sa mundo ninyo. Kaya naman pwede mong hindi kami mamoy. Salamat naman at hindi ka nagagalit sa akin. Mula ngayon, kaibigan mo na ako, pwede ba? Natawa ako dahil meron na pala akong matalik na kaibigan na isang elemento. At dahil nga sa aking kakayahang makita sila, heto at may naging kaibigan pa nga ako. Tiyak, kung may makakaalam na ordinaryong tao lamang, lalabas na naman na baliw ako. Kaya naman nakiusap ako kay Raig na huwag basta-basta magpapakita sa akin at manganganib ang buhay ko. Ilang gamutan pa nga sa loob ng kalabarason ang aking naging misyon at lagi kong kasama si Raig. Naging palagay na ang loob ko sa kanya. Pinaalam ko na sa aking magulang ang tungkol kay Raig at nasa sa akin naman daw iyon kung papaalisin ko ito. At kaya ko namang lagyan ng pangontra ang katawan ko para hindi ito masyadong makalapit sa akin. Pero naisip ko naman, bakit ko gagawin iyon? Wala namang ginagawang masama sa akin si Raig. At nagpakilala naman ito sa akin. Nasabi na rin niya kung anong klaseng lahing kapre siya. Mataas ang uri niya kumpara sa ibang lahi ng kapre sa Pilipinas o yung mga grupo ng agda. Marahil marami ang tataas ang kilay at sasabihin na hindi naman totoo ang kapre at katang isip lamang ito ng mga tao. Gusto ko pong ipaliwanag sa inyo na tayong mismong tao nga ang nagpangalan sa kanila. Hindi po nila kasalanan na tawagin natin sila sa ganong pangalan. Dahil mismong mga ninuno natin ang nagbigay ng pangalan o tawag sa kanila. Kahit sa iba-iba pa mang lingwahe. Ang mga ninuno po natin ang nagbigay ng pangalan sa kanila noon pa man. Tulad ng mga tikbalang, duwende at kapre. Inkanto at lamang lupa, lambana at kung ano-ano pa. Maging ang mga pangalan ng aswang ay tao rin po ang may kagagawan. Kaya bakit sa kanila natin isisi ang bagay na iyon? Gayong tayong mga taong nagkakatha ng mga salitang tayo rin ang nakakaunawa. Sa tulad po namin na may ikatlong mata at sa tulad ko na may kargada sa katawan, naririnig namin na iba po ang tawag sa kanila sa mundo nila. Pero mahirap ipaliwanag at mahirap ang banggitin ng isang ordinaryong tao lamang. Pero sila po ay kagaya rin ng mga tao na nilikha ng Diyos. May dimension po na tinatawag ang mundo ng tao at mundo ng mga elemento. Sila po ay namumuhay sa mundo nila at namumuhay po naman tayo sa ating mundo. May kanya-kanya po tayong kahinaan. Pero mas mataas po ang kapangyarihan o kaalaman ng mga elemento kumpara sa ating mga normal. Gusto ko rin pong sabihin sa inyo na kung ang tao ay may masama at may mabuti, sa kanila ay ganoon din po. Sa dimension po nila ay makikita na may malawak din silang mundo doon. Namumuhay sila at lumalabas din sila sa kanilang dimension o yung tinatawag na portal ang kanilang nilalabasan. Kaya minsan nakikita ng tulad namin na may kakayahang makakita sa kanila. Hindi po maiiwasan na tumira sila dito sa ating mundo. Dahil siguro sa kagayangan nating mga tao, dumadami rin ang populasyon. At ganoon din po sila. May pailan-ilan na namumuhay na rin sa mundo ng mga tao. At yun nga lang po ang masakit, nananakit sila. At ang iba'y gusto nilang sila ang masusunod sa mundo natin. At yun po ang aming trabaho. Kami po ay nanggigit na
at kami po ang gumagawa ng paraan upang hindi sila makapanakit ng kapwa ko tao. Inamin ko na hindi maganda ang anyo ni Raing, pero siya ay kaibigan ko. At ilang taon ko rin siyang kasakasama. Nakakausap pag kami lang ang magkasama. Mabait po si Raing, para din po siyang isang katutubo o tribo ang anyo. Maitim na may makapal na balahibo na gusto na rin niyang mamuhay dito sa mundo natin. Yun nga lang, minsan nasasaktan sila ng tao dahil hindi naman sila nakikita. At sa ngayon po ay magaling na ang kanyang ina. Nagpapasalamat din po sila sa akin. Dahil kung hindi ako gumit na, baka may mangyaring hindi maganda sa lalaking kanilang ginambala. Kaya naman, ang ipinaparating po ni Raig sana daw po, huwag agad-agad magputol ng puno. At kung puputulin man natin ito sa loob ng kagubatan, matuto po tayong bumulong at magpaalam sa kanila. Ngayon, i-challenge ko kayo. Subukan niyong magtanong-tanong sa mga matatanda sa lugar ninyo kung kayo taga-probinsya. Manghagilap kayo ng kwento. Itanong nyo sa kanila kung may alam ba sila na kwento na nagputol ng kahoy at kinabukasan ay nagkasakit o piniperwisyo nung tumira sa punong pinutol nila. Kasi dito po sa amin sa Calabarzon, marami na pong kaso ang ganyang nangyari. Yung bang pinuputol nila ang puno pero hindi nila ipinagpaalam, lalo na mga puno na pagtinignan mo, kahit tanghaling tapat ay madilim, sigurado po na may nakatira doon. Hindi po ito isang gawain na sinasabi nilang sira ang ulo ng isang taong gagawa ng ganon. Ito po ay tinatawag na paggalang at respeto sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Kaya nga nauuso po sa atin ang tabi-tabi po. Dahil isa yun sa mga code para magbigay galang sa kanila. Dahil hindi natin sila nakikita. Ngayong taong ito, ako po ay may edad na rin at inaamin kong nanliligaw sa akin si Raig at ang aking kalooban ay lagay na sa kanya. Tanggap na ng aking pamilya ang kaibigan kong si Raig na kasakasama ko palagi at nang magtapat siya ng pag-ibig sa akin. Sinabi ko na matanda na ako para sa kanya, pero sinabi niya na kung ang edad ang pagbabasihan, baka panahon pa ng hapon, siya daw ay isang elemento na. Dahil sila ay naging saksi noon sa digmaang pandaigdig ng mga tao, kaya naman kahit ako'y matandang dalaga na at sinasabi nga ng ilan na may sira ang ulo ko, wala na po akong magagawa pa. Ako ay nagpadala ng aking karanasan at kwento ng buhay sa inyo upang ipaliwanag sa inyo at imulat ang kaalaman na kami po ay tao rin at ang aking kaibigang si Raig na nasa mundo natin ay nilalang din ng Diyos Ama. Sana po igalang natin ang isa't isa at ingatan natin ang kapaligiran natin upang tayo ay hindi magkakasakitan, lalo na sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Alam niyo ba na sila ay binabansagan ng mga fallen angels? Pero sa panahon natin ngayon, mas masama pa ang ugali ng mga tao kaysa sa kanila. Hinihintay na lang namin ni Raig kung kailan ako kukunin ng Panginoon at kung hanggang kailan ba ang buhay ko sa mundo ng tao. Subalit naniniwala ako na magsasama rin kami balang araw. Kapag nangyari yun ay kukunin niya ako at magsasama kami hanggang sa buhay na walang hanggan. Hanggang ngayon habang ako'y gumagawa ng kwento para sa inyo at ang aking ipinapahayag ang totoong pangyayari sa buhay ko, masaya siya sa tabi ko at sinasabi niyang hinding-hindi niya ako iiwan hanggat ako'y nabubuhay sa mundo ng tao. Hanggang dito na lang po, Sir Casper. Sana po ay may natutunan ang inyong mga tagapakinig sa kwento at karanasan ng buhay ko. Muli po, ako po si Jane. Nakatira dito sa isang probinsya na nakakasakop ay ang Calabarzon. Magandang araw po sa inyong lahat.
Wakas. Grabe, kinikilabutan ako sa kwento niya na.